Isang kapuso aktor na may serya sa GMA7, nagsalita sa pamamayagpag ng Batang Quiapo, nag-reacting na ng mga detalye. Matapos nga na nagwakas ang kapamilya series na Darna ay napalitan ito ng Batang Quiapo na pinagbibidahan ngayon ni Coco Martin na kung saan ay mabilis na naging number 1 muli sa primetime. Sa unang linggo pa lang ng pag-ere nito ay umabot agad sa milyong-milyong mga views nito sa mga social media platforms at maging mga ratings nito ay umangat din. Kaya naman marami ang nagulat dito, kabilang na marahil ang mga tao sa likod ng katapat nitong serye ng GMA na Maria Clara at Ivara. Sa isang latest na balita, ay nagsalita ng kapuso hunk actor na si David Licaoco na sinasabi ding pambansang Ginoo tungkol sa banggaan ng serye nilang Maria Clara at Ivara at FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin. Subalit ayon kay David Licaoco, wala naman umanong issue sa kanya ang tapatan at banggaan ng mga teleserye dahil kahit kailan umano hindi siya naniniwala sa network war, lalo na ngayong may collaboration na rin ang ABS-CBN at GMA7. Sa kanyang pahayag basis sa isang interview sa kanya ay sinabi, "Different naman yung market. Kumbaga yung Maria Clara ay feel nasa Gen Z side. Ang pinapanood nila yun because of the history, because of the romantic side. Pero yung FPJ, pinapanood siguro yun dahil ano bang story nun? Hindi ko alam. Action siya. Of course, si Coco Martin yun at malaki na yung napatunayan niya. Ako for me, hindi naman ako na-challenge o na-insecure kasi I feel na na-build naman namin yung market namin. Kumbaga yung mga viewers namin. So I mean, at the end of the day, I don't believe in the network war. I mean, as long as we're making people happy and nakakalimutan ang mga trabaho at problema nila, okay na rin yun. Whether manood sila ng EBS or GMA, okay na yun." Aminado si David na hindi niya ina-expect napakainit pagtanggap sa kanya ng mga manonood sa Marie Clara at Ibarra. Dagdag pa niya, "I went on workshops, personal workshops talaga. I paid for that myself, all hard work lang. At sa kasikat ang tinatamasa niya ngayon, Anya, I try not to think about it, but sometimes I ask my manager kung ano yung next plan, kung ano ang pwedeng gawin." Sa kanyang pahayag kaugnay dito ay sinabi din na, "Nagulat ako nung ang success ng Maria Clara because at the start, I was just a supporting character. Tapos eventually, naging main character siya. Mas doon ako nagulat. Kumbaga sobrang tinanggap ng mga tao and the hype is like very on top talaga. Syempre matagal ko siyang pinaghirapan kaya nakakatuwa. Ngayon na napapansin na yung acting abilities ko, parang gusto ko pang galingan sa mga susunod na projects. Syempre it's hard to sustain a career like this. I don't want it to be a one-hit wonder kind of success. So for me, as long as I study acting, I still have to improve on that. Of course, I have to take care of my body by working out. I just have to wait for the next opportunity." Samantala naman, sa press ko naman ang bago niyang endorsement ay natanong siya kung ano ang feeling na biglang pagdami ng kanyang projects nitong mga nakaraang buwan. Dito ay talagang umusad ang tambalan nila ni Barbie Portesa, ang pinagsamang Fidel at Clay na siyang karakter nila sa matugumpay na historical portal fantasy series na GMA7 na Maria Clara at Ibarra. Abangan na lang natin ang mga matitindi pang banggaan ng Batang Quiapo at Maria Clara at Ibarra sa telebisyon at online. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Conchita Castillejos, kay Mercy Espino at kay Ninita Mantes. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.